What's up, guys? It's your boy, Mike Riz. You already know. It's the GOAT! Idol. Attention. Ngayon lang kita napaunlakan. Medyo okay busy lang, kapatid. Okay lang. Alam kong nanggaling kang Davao. Balita, kuya! Okay lang. Okay naman. Lockdown. Lockdown. O, relax muna. Buti umabot pa kayo. O, kaya nga amoy kami kahapon eh. Ha, dapat ba matagal-tagal kayo dapat doon? Eh, dapat ngayon. Dapat ngayon. Para. Ngayon lang naman. Kaya lang umuwi na. Pero kuya, congratulations. Thank you. Guys, kasama ko ngayon, the GOAT of Philippine basketball. 17-time champion, Jeroen. 17. 17 na, nakikita ko memes eh. 17 na? 17 na? Di ba na mabilang, no? Grabe. Kuya, sa lahat ng liga, ikaw lang nag-champion. Blessing, bro. Saan ka lang hindi nag-champion, kuya, na sinalihan mong liga? Dati sa PUP. Di ba nag-PUP ako before bago ako maglasal? Hindi. Simula Lasal, wala na. Lahat ng sinalihan mong liga, champion ka. Parang ganun, no. Sa profession, parang ganun. UAAP, PBL, MPBL, yes. ABL. Oo. D-League. Oo. Meron pa ba? Yung mga Liga Pilipinas, hindi ka naglaro doon? Ay, naglaro ako doon. Pero nag-champion kami doon. Pero ano lang. Champion ka din? Hindi yung national champion. Yung anong leg lang, di ba doon by leg yung liga? Pero champion pa din. Oo, nag-champion kami doon. Pero hindi yung national na ano talaga. Pero yung mga... Champion pa din yun. Okay, so 17-time champion. Nandito kasama ko ngayon, Jeroen Gaco. Kuya, unang-una salamat sa oras mo. Alam kong ano eh. Baka nagbibilang ka pa ng mga ano dyan, trophy dyan eh. Nagbibilang ka na. Tsaka baka nagbibilang ng bonus, mga kaibigan. Galing Davao eh. Madaling bilangin, kaya okay na. Madaling bilangin. Nabigay na ba yung bonus niya? Nang nasa Davao kayo? Oo, nabigay. Kaya pumunta rin kami Davao dahil nga doon yung binigay yung ano, bonus ni Go. Everybody happy? Oh naman. Everybody happy. Yan. Sarap ah. De, pero kuya, gusto ko lang sana makapagkwentuhan kasama ka. Kasi nga, marami nagsasabi na ikaw daw talaga ang dakilang lucky charm. Alam mo yan, ikaw ang dakilang lucky charm. Sobrang dami pang Gaconatics hanggang ngayon na talaga sumusuporta sa'yo. Pero gusto ko lang malaman yung story mo, kuya. Simula tayo ng ano. Saan ba nagsimula lahat yan? Saan ka ba talaga natuto mag-basketball? Paano ka na-inlove sa basketball? Parang late bloomer talaga sa basketball eh. Nung high school na ako natuto actually mag-basketball, mga third year, fourth year na talaga nun eh. Kasi nung laro kong high school, di ba sa high school may mga enter college, di ba? Mga ganun. Enter is parang department, tapos may unit meet, di ba? Provincial meet. Tapos, naglaro ako sa Estrada dito sa ano kasi Aristel ako eh. So, tapos nahugot ako sa Patarumpang Bansa. Parang doon na nag-start, parang dire-diretso ako, di ba? Parang doon ako nahasa, doon ako lumaki, doon ako tumaba, di ba? Payat ko nung ano eh, nung high school eh. So, doon nag-start talaga, yun ang nahili ko ng basketball nung nag-high school sa ano. Mga fourth year na yun eh. Late na talaga. So yung una mo, PUP, college? College, PUP. Kasi after ko maglaro ng Patarumpang Bansa, binigyan ako ng parang calling card na pumunta ako ng UE that time after ng high school. Ang problema, syempre, sa ano kasi ako, sa Montalban, Rizal, hindi ko alam yung UE. Hindi ka pumunta? Hindi ako pumunta. Nagkataon, yung coach ko sa high school is sa PUP galing. So doon ako dinala. Sa bagay kasi dati wala namang ways eh. Malay mo kung saan pupunta. Correct. No? Tsaka, totoo lang, hanggang Cubao lang yung alam ko that time. Kasi nung high school ako, nung dito lang ako nag-high school eh, galing akong probinsya sa Quezon eh. Kumbaga, doon ako nag-graduate ng grade 6. Nagkataon na may sakit na yung father ko, so dito kami nag-high school. So ayun, so wala talaga akong alam sa Manila, kaya talagang ano. So PUP ka just because yung coach mo no high school, PUP. Doon ako dinala. Ilang years ka sa PUP? Sa awa ng Diyos, nakagraduate naman ako ng college doon. Pero yung playing years ko is 3 years nakalaro ako. 3 years lang. Tapos, paano ka na-discover ni Coach Franz? Nung pag-graduate ko sa PUP, wala talaga akong balak na napadaan lang ako dun sa Lasal. Kasi, ito to, that time, nagka-tryout na ako sa mga PBL teams noon. Okay. Yun yung ano ko talaga after ng college ko. Kumbaga semi-pro na. Oo, kasi graduate naman ako ng college. So, di ba? Lahat naman gusto mag-PBL, di ba? Parang ganun. Ayun, nagpunta ako sa ibang team.
hanggang sa napunta ako ng Lasal. Kasi nung Lasal noon, meron silang ICTSI na team. Oh, tama, ICTSI. Di ba? So napunta ako doon. Insayo ako doon mga 1 week, dire-diretso. Then, yun, kinausap nila ako. Sino ka, ganun, ano pangalan mo, saan ka galing? Ganyan. Sige, sinagot ko naman. Nung, that time, pag fresh graduate ka, pwede ka maglaro ng, ano, ng UAAP. Hindi ka na magre-residence. Pag fresh so, graduate ka, tapos may playing years pa? Oo, may playing years pa. Okay. Eh, naglaro lang ako sa PUP noon, 3 taon. So, may 2 years pa ako. So, yun yung ginawa sa akin. Kinausap nila ako, sabi sa akin, oh, willing ka ba? Maglaro ka muna ng UAAP. Then, kumbaga, reserve ka muna sa PBL. Kasi after man ng UAAP, kumbaga, direct siya ng may PBL. Kasi nga, may, ano sila, ICT. Sabi ko, siyempre. Diba? Yun naman yung, ako dun eh. Yung pinunta mo, yung PBL team nila. Pero nung nalaman nila na meron pa, mag-college ulit. Oo. Familiar ka na sa UAAP noon, siyempre. Oo naman. Siyempre, talaga nanonood naman ako ng UAAP noon sa NC. Kumbaga, that time naman, yun naman yung may televised na talagang basketball. Tama. At yung liga namin sa PUP, yung NCRAA, di ba? Wala naman, hindi naman televised eh. So, di ba? Parang niya, kahit na maglaro ka o gano'n, kung hindi ka naman na-expose, alam mo, di ba? So, hindi ka mad-discover. Parang gano'n. Gano'n yung basketball nung araw eh. Oh, UAAP at NC lang sikat, talagang sikat noon eh. Tama. Wala pang walang mga Facebook live, wala lahat, talagang yun lang yung araw eh. So college pa lang, ano, lucky charm ka na, pumunta ka pang PBL, naging UAAP player ka pa. Diba? Parang alam mo na padalang, di ba sinasabi mo sa kanila, hindi naman talaga ako legit na lasalista. Di ba? Parang ang import lang, no. Oh, naglaro lang, di ba? Parang at least kahit pa diba na nakapag-champion naman ako sa Lasal guys. 2000 ano to kuya? 2000 2004 4 5 4 Hindi, 4 saka 5. No, in 2002 to 2004 nandun ako. Kasi 2 years. Champion ka 2004. 4 isa. 2003 hanggang na lang kami final 4. Talo kami ng So graduating ka, nag-champion ka. Oo, parang gano. Last year. Kumusta yung adjustment mo? Mama ka na noon. Kumbaga, graduate ka na ng college. Eh. Mama ka na noon. Medyo, ano na ako noon. Kumbaga, condition pa ako noon. Pero sa school mismo o sa teammates mo, paano adjustment mo? Siyempre, coming from PUP, biglang lilipat ka, big school. Hindi. Ano, talagang ano ako na kumbaga, culture shock ako. Kasi from PUP din Lasal. Alam niyo yung ganun. Ano ko eh. Dati PUP lang ako, tapos Lasal na agad. Tapos UAAP pa. Ganun talaga. Ano ko, nanibago rin. Talagang nung unang practice ko, talagang tingin-tingin lang muna ako. Alam mo yung gano'n, di ba? Siyempre, yung mga naglalaro doon, dati nakapanood ko lang. Pero may liga naman kami na kalaban namin Lasal noon, yung sa NCRAA. May team silang Lasal. Pero hanggang doon lang. Kumbaga, if yung level na Lasal eh. Diba? Tsaka yung pinasok mo, kuya, Joseph Pio. Yes. Ryan Aranya, ano pa lang noon, kumbaga rookie. Ang dahil na po mga noon, mga veterans, Joseph Pio, Macardona, Carlos Karma, Manny Ramos. Hayop yung mga nakabutan mo. Kabato. Kabato. Cholo, Villanueva. Kasi that time, kakagraduate na lang nila, ano, nila Mike Cortez. Oh, Willie Wilson. Santa Maria. So kailangan din nila ng players ba? Yung parang ganun, nag-aaral sila ng ano, palit. Oh. So ang superstar nung time na 'yon si Joseph tsaka si Macmac. Oh, sila talaga yung kumbaga. Nung dumating ka, since hindi ka naman na considered na rookie kasi nga matanda ka na eh. Kumbaga wala nang ano 'yon. Tinanggap ka agad nila, wala nang pahirapan 'yon. Kasi kung bata ka, alam mo naman pag rookie, pahirapan eh. Oh, kumbaga iba naman yung treatment sa akin kasi nga 'di ba? Kumbaga hindi naman talaga pinagaling sa ka. High school talaga, alam yung ganun. So, ano man natakot lang din sa'yo. Hindi na. So pagpasok mo, tapos kuya, yung experience mo sa UAAP, syempre nakakapanibago din kasi Araneta yun, tapos ang daming tao. Sobra, yung unang laro ko sa Lasal sa UAAP. Grabe, iba yung class. Ano, talagang ghost bomb talaga. Tatayo talaga yung balahibo mo. Lalo pagkalaban mo yung Ateneo, ibang klase. Ibang klase. Kumbaga, sinabot ko yung rivalry nila, yun na yun eh. Yun eh. Talagang punong-puno yung Araneta, wala kang makikita ang ibang kulay ko, hindi blue sa side na to, sa side hating-hati talaga. Ganong madami. Oh, talaga nagulat din ako talaga. Tsaka talagang away-away kayo ng Ateneo Lasal, di ba? Away-away. Oo,
Pero talaga, walang ano, walang pag may natumbang player ng kalaban, ay walang tatayo, huwag may tatayo. Kaya lahat ganun, walang, hindi tulad ngayon na pag may natumba, alam mo yung tatayo. Araw, wala. Talagang galit-galit, no? Oo, kahit sa labas ng court, walang pansin, alam mo yung katulad. Alam mo yung ganun. Ganun so, lang. Kuya, naging guest ko dito si L.A. Tenorio. Ah, yes, napanood. Napanood ko. Tinanong ko siya. Sinuntukan niya eh. Namin naman niya na sinuntukan niya eh. Namin naman niya eh. Na, baka nga sinadya niya. Ngayon, napanood mo, totoo ba na tinitira mo na siya bago nun? Kung yung nangyari, yung may sinuntok ka. Oo, kay Jerwin. Naku, pero sinuntok mo talaga, kuya. Ngayon, kahit ngayon, aminin mo na ngayon. Well, probably yes. Here's the play. Gakpo was right there. Oh, masasabi natin ganun kasi ano ba nangyari doon? Hindi, pero all throughout the game naman kasi ano na siya eh, lumalamang siya sa akin eh. Ah, so tinitira ka na niya? Oo. Kadadaan mo? Kadadaan. I mean, at nilasal eh. Wala namang madaling laro sa amin eh. Eh, kasi nung game na yon talagang ano yun eh, knockout game eh. Twice, parang twice sila nun eh. Tapos knockout games. Yung intense ba ng laro? Sobrang talagang ano na, talaga patayan na. Alam mo yung ganun? Parang wala nang pakamanan. Talaga patay na kung patay. Ganun nung araw eh. Di ba? Kato lang siyempre ng emosyon. Di ba? Dala ng ano. Di pa rin na, siyempre, di pa rin masisi. Kaya mabot ganun. Nakakatawa tignan eh. Pag nagkakatira kayo. Pero ngayon, siyempre, magkakaibigan na kayo. Pero dati talagang away-away. Iba, iba't iba yung araw talaga. Kasi saka nung araw, wala pa yung mga ano, wala pang mga import, so, di ba? Ah, walang import. O, pati yung PILAMS, mga alam yung ganun. So pag dumadaan si LA sa ilalim, talagang pinaparamdam mo din. Oo, talaga, pag ano, bibigyan naman bibigyan pag dumaan. So hindi rin naman siya nagsisinungaling, totoo din naman na tinitira mo siya. Makikita man mo yung laro nung araw sa college. Grabe yun. Grabe pisikalan dati. Kayo-kayo ni na Carlos Sharma. Diba? Oo, iba. Ano eh, kaya ano talaga, kumbaga pag ano, pag nakadaan ka sa era na 'yon, alam mong pagpapasok ka ng PBA, talagang ano ka, ready ka sa pisikalan, 'di ba? Oo, kaya, saka ano, dadaan ka sa PBL, yung pa yung isang sobrang pisikalan na inabot ko nung araw sa ano, sa basketball, yung PBL, iba yung pisikal nung araw sa PBL, talagang kailangan malakas talaga katawan mo. Kailangan tanggapin mo lang. Sino-sino sa PBL? Alam kong mas physical yung PBL eh. For some reason. Kasi yung PBL, dun bumababa yung mga galing PBA. Sino yung player dun na talagang sabi mo, grabe to, talagang physical. Salbahe talaga. Pag naglalaro kami, may laro at may team yung Letran dati. Sila Rodriguez, si Eric. Hindi sila Ari. Eric. Eric. Grabe si Eric. Talagang iba pa yung rumble nung araw. Talagang ano. Ganun matindi. Hawakan, sikuhan, talagang saka walang ano, hindi yung walang tawag na manipis. Alam mo 'yung ganun. Talagang babagsak tapaka talaga sa mukha. bawal pikunan. Oh, talaga ano lang, body lang, pisikalan lang. Ganun lang naman eh. Oh, nabutan mo si na Bobel ganun, 'di ba? Mm, kasi nakakampi ko pa. Harbor. Siya, 'di ba? Oh, Harbor. Mm. So, talagang sila. Ano, 'yun yung era na talagang ay, bigayan talaga, no? Oh, so ngayon kuya, nung nag-PBA ka na, ilan ang championship mo sa PBA? 5. Yung lahat na ngayon kay Coach Team. Correct. Sanmig Coffee, B-Meg. Oh, B-Meg, Sanmig Coffee. Yeah. Yung limang championship mo noon, mga kampi mo to, kakampi mo nito, James Yap, Ping Gris, Peter Jun Simon, si Bowles, Denzel Bowles. Oh, siya yung unang ano eh. Sa kanya yung unang champion. Oh, tapos si na Blakely na after. Yes, Blakely. Kumusta yung experience mo doon? Kahit sabihin mong yung role mo doon, eh talagang pag pinasok ka. Oo nga. Role mo iba, talaga yun, kuya? Hindi. Parang, ayun ko ba, pag pumapasok ako, ang sayo ng tawa, hindi ko nga alam kung bakit eh. Ganun. Siniisip ko nga, tawa ng bako ng tao, gusto lang ng tao na pumapasok ako sa court. Ganun, totoo. Kailan ba nagsimula yun? Ha? Kailan ba nagsimula yun? Simula nung nagano, hinagkaroon ng Gakonatic na fan club. Sila rin gumawa nun eh. Huh. Sila si ano rin, sila James Yap, sila... So kada pasok mo, naghihiyawan? Oo. Ganun. Eh siyempre sa akin naman ito, wala. Kumbaga, trabaho to eh, di ba? Totoo.
gamitin ka ng mahaba, gamitin ka ng konti, siyempre kailangan professional tayo. Di ba? Trabaho to eh. Diba? Di wala naman tayo ni feeling ano, mas ano dyan. So, yung una, pag pinasok ka, akala mo, ano ba to? Pinagtatawa ng bao? Oo. Kasi di ba, parang, gamitin na ilang minutes, tapos sigaw yung mga kahit, dapat ito eh. Parang, di ba? Pa sila eh. Di ba? Eh, siyempre sa diba? Sa akin, na ano ko, kumbaga, dyan kayo masaya. Okay, sige. Tama, diba? Tama. Hindi, tsaka, you were a professional talaga nun. Talaga, oo, kahit talaga. Hindi ka masyadong gamitin, nandun ka. Tapos, nung nababansagan ka ng Lucky Charm ng San Mig Coffee, talagang inano mo na, inangkin mo na yon na parang, this yung champion tayo. hindi ko rin na, siyempre, sa akin naman eh, blessing eh, bro eh. Blessing sa akin eh. Kasi, every time naman na, di ba, hindi naman din sa akin eh, kasi pinaghihirapan naman yan eh, ng buong team eh, di ba? Magbula sa coaches, mga players, iba lang talaga yung ano, chemistry ng nung nasa Pure Foods ako. Di, parang wala akong masasabi kila James Shop, kila Pingris, kila PJ, kahit alam mo yung kahit mga star player talaga sila, mga down to earth. Kaya iba rin, iba yung ano, tapos ikaw, yayabang-yabang ka, hindi ka naman star player, di ba? Di ba? Kaya ano sa kanila eh. Kung magsusunod ka rin sa nila eh. Leader okay. Sila. Oh, eh, nagsisimula naman talaga yun sa mga star player eh. Kung si James Shep nga hindi nagre-reklamo, ikaw pa ba magre-reklamo? Correct. Yun pero, yun eh. Ang importante doon, kasama ka sa lahat. So, nakailang okay. Bonus ka. Tawa lang Diyos, di ba? Mayroon naman, di ba? Nakaipon. yun naman ang sa akin. Siyempre, kumbaga, ipon lang habang nasa PBA. Kasi hindi mo malalaman yung hanggang kailan, hanggang saan, di ba? Oh. Hindi naman tulad ko. Rata ko is 2 years, 3 years ako. Talaga, ano lang ako, yearly. Kumbaga, yung yearly. Yung yearly, sa lahat ng ako sa akin, ako yung pinakang huli. Kumbaga, ako yung pinakang huli. kung meron pa, yung meron. Team. Totoo. Pero ano yun? Hindi yun insulto. Kumbaga, talagang, inano mo talaga yung PBA, 5-time champion ka. Ilang player na duman sa PBA ang hindi naman nagcha-champion, 'di ba? Yeah. So nung nasa Pure Foods, ilang years ka sa Pure Foods total? 6 years? Mga 6 din, 6. Limang championship ka noon. Oo, mga 5. So kasama ka doon sa mga nag-grand slam ba kayo, kuya? Nag-grand slam? Oh, nag-grand slam kayo eh. Kasama ka doon. Sunod-sunod nga 'yan eh. Sino ang mas sikat talaga? Ikaw o si James Yap? Grabe yung mas madaming fans ba? Pag pumasok si James Shep, hindi naghihiyawan. Iba yung James Shep, pare. Kaya lang, ang sa akin, yung yun nga lang, pag pinapaus ako sa court, mas malakas yung sa kay James Shep. Di ba? Doon ka lamang. doon lang lamang sa court. So, pero, kumusta yung, kunyari, pagkasama mo yung mga to? Kasi nung time na yun, kayo yung mga rockstar ng PBA nun eh. Mark Pingris, PJ Simon, James Shep nga. Kumbaga, kumusta naman off the court pag magkakasama kayo? Sila James naman, sila PJ pag sa court. Bihira naman silang lumabas eh. Alam mo, siyempre, lalo na si James. Pagkakaguluhan talaga bro eh, ng tao. Alam mo yung ganun. Lalo na sa out of town James, doon ko na-experience out of town. Kami na nagbabodyguard na nakagharang. Totoo, bro. Kasi nga, daming fans, ang daming tao gusto magpa-picture, magpa-autograph. So, kanila talaga. Talagang iba-iba rin, lalo sa ano, mga out-of-town games talaga. So, yung tatlo talaga? Grabe sa kanila. Oo. Nadadami lang ako si James siya, PJ, Pink. Ako na sunod siyempre. Para... Inunahan mo na si Baroka, no? Ako na! So, after mo mag-Pure Foods, saan ka na lumipat nun? Wala na, bro. Hindi ako naka-sign sa Pure Foods. Sinabihan naman nila ako eh, na baka hindi na ako makasign kasi nga, bago na yung coach. Gano'n, nagpalit ng coach. Eh, di ba si coach team ko, is napunta ng Ginebra. Sinabihan ako ng meet na baka hindi na makapirma, maghanap na ako ng team. Time talaga na, shit, sabi ko. Ay, sorry. Parang, ito na yung katapos ako siguro sa PBA. Pero nag-try pa ako sa iba. Nag-practice sa Rain or Shine. Kaso, siyempre, yun nga, puno na, di ba? Alam mo yun, pag puno ng drafting pa nun, so, hindi rin pinalad. Nag-global ako, kaya lang, siyempre, hindi rin pinalad. At doon na sa ako, siguro, pag wala na talaga, di stop na. Eh, sakto noon, may ano pa nun, may PBL D-League. Ayun, naglaro ako sa Tanduay. Tanduay ako, naglaro. Siguro, naka-1 year ako
ko noon, naka one year, bago mag-MPBL naman. So, ang championship mo sa D-League, Tanduay? No, sa Gopher Gold. Ah, ito na yun. Ito lang yun, di ba? Okay, wala, oo. Okay na kay Jai Reyes? Yes, kay Charles Chu. Okay, Coach Charles. Okay, Jai Reyes, ay gaba na kasama kami. So after mo ng San Mig Coffee B-Meg, nag-try-try ka pa kung saan-saan, hindi na pinalad, nagtanduay ka muna ng sandali sa D-League. Oo, tanduay D-League. And then after on, imus ka na. Yes, kasi hindi na ako naglaro sa ano nun eh. Sa, di ba yung tanduay, may team sila na, ano ba tawag Batangas. Dito? Batangas. Hindi na ako naglaro that time. Pinili ko yung Gopher Gold ni Coach Charles. Kasi sandali lang naman yun, sabi, nagpaalam ako, okay? Yun. Tapos, nag-iinsayo na ako dun sa ano, sa Manila dapat ako eh, nag-iinsayo. Eh, nakatin ako, kasi nga puno na daw. Ang kaso nun, nung nakat ako, parang 2 days na lang, mag-opening na yung ano, yung MPBL. Nag-try out pa tayo sa papa mo eh, di ba? Nag-try out ako sa Imus. That time sa Bacoor. Ah, sa Bacoor muna. Oh, Bacoor muna, pa? Bago pa Imus. Tapos, habang nag-isayo ako ng 1 day sa papa mo, kukunin ka na ako, dapat eh! Yun na nga eh, oh, totoo, di ba? Nag-usap na kami, nag-isayo ako din sa may Libis. Oh, kukunin ka na dapat eh! Sa pauwi kami, sabi sa akin ng daddy ko, oh, may big man na tayo, Jerwin Gaco. Sabi ko, ayos, meron na tayong bruiser. Sunod na araw sa iba pumirma ang putya. Eh, nung pauwi ako, tumawag sa akin si Coach Jericho De Niera. Eh, ayun nga, eh, sabi ko, si Coach, medyo maganda, sorry, bro, medyo maganda yung open. Tapos, pinayagan din ako maglaro ng ano. Sabi ko, Coach, may ano kasi ako ngayon, may D-League. Pwede bang pagpayin ko in case of, siyempre, player naman, mabait, di ba? So, pinayagan naman niya ako. Sabi sa akin, okay lang, sige. Basta, pag may practice, di paalam ka lang. Nagkakauta naman, kasabay yung practice. So, ayun. Kasi, saka yung dilig naman, 2 months lang, di ba? Parang ganun, 3 months. Diba? So, pinayagan niya ako si Coach Jerry. Kaya doon ako nakalaro sa Imus noon. Oh. Noong unang sa MPBL. Tapos, nag-champion ka sa Gopher Gold. Okay, so, UAP check, PBA check, PBL, saka nag-champion? PBL, Harbor Center. Ah, so naglaro ka kasama nina Jason Castro? Oo, ang dami ko nakasama doon. Ang daming champion yun. Ilan champion yun? 7 yun. Kasama ka doon sa lahat? Kasama ako sa lahat. Kasama ako, promise. Yung iba, napupunta na ng PBA. Kasi nagpadrap ako PBA is 2005. Awa ng Diyos, hindi ako pinalad. So, balik ako sa PBL, sa Harbor Center. Ganun yung nangyari. Kaya halos lahat sa PBL is nandun ako. Tapos yung iba, umaakit na ng PBA lahat. Ako, stay lang ako doon kasi nga, hindi tayo pinalad PBA. Sabi ko, okay, trabaho lang, okay lang ako. Wala naman problema. Sino mga naabutan mo sa Harbor Center? Jason, JC? Unang-una, yung team namin sa Harbor, ang lakas namin, bro. Sobra! Ateneo. Sino, saan ba sila? No? PCU. Oh. Lasal. PCU. Dali lang. Ano yun natin? So, si Jason Castro, Bo Belga, JC Intal. Rob Sanz. Ikaw. Oo. Sa atin na yung sino pa ba? L.A. Tenorio. Bugia. Paolo Bugia. Katawan lang si Larry po na that time is injured sa tuhod. Injured, kami, ako, si Mac, si Joseph. So Lasal, Ateneo, PCU. Oo, tapos may UE pa yun, may UE pa. Kasi that time, ang coach nun is si Coach Derek Pumarin. Unang Harbor yun ha. Pero, hindi kami nag-champion doon noong time na yun. Yung unang binuun doon. Nag-champion kami is kay Coach George Gallant na. Nandun na sila Jason Castro, sila LA, nandun pa rin. Hanggang dumating sila Solomon Mercado, sila Ryan Aranya, Jericho Merhaper. So nabuta mo lahat yan? Oo, inabot ko talaga lahat. So ikaw yung talagang buo? Oo, ako lang yung buo kasi nga ako lang yung naiwan doon. Umakit sa, na sila. Ganun. Kasi nga nagpa-drop na ako nung 2005 ito pinalal. Wow. So ako na yung naiwan. Pero champion ka 7. Masarap magpa-bonus yung Harbor Center noon. Oo, si Boss Mikey. Boss Mikey. Pero grabe, pare. Iba din. Kaya talaga dire-diretso. Kaya sabi ko, kahit wala sa PBA, kahit pa, may trabaho pa rin ako. Nandito pa rin ako sa yung gusto kong ginagawa, di ba? Tsaka halos sure champion yun eh. Line-up pa lang eh. Guys, intindi nyo guys. PCU, Ateneo, Lasal, UE. Eh yung PCU yun yung time na sobrang lakas nila sa NCAA. Oo, champion sila no, sila Gabby Espinas, Rob Sanz. Gabby Espinas, Bo Belga, Jason Castro. Tapos, so fast forward na tayo. So, PBL, Harbor Center. UAAP, Lasal. PBA, 5. Sala, so, okay. Bilangin na natin.
UAP isa, PBL okay. Pito. Walo. Na. Plus lima sa ano, 13 na. Okay. Okay, tapos nag-D-League ka, go for gold isa, 14. Yeah. Okay. Tapos champion ka sa ito lang, Davao, so 15. Saan yung dalawa? Naglaro pa ako sa ABL. Oh, ABL sa M sa ano? San nga Patriots. 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 Yung unang-unang ABL din yon that time. Sina Asi. Ay, hindi. Sina. Hindi. Ang import namin that time is si Gabe Freeman. Gabe Freeman, si Cornrows. Oh. Okay, oh. So 16. So yung liga nga yung isa, 17. Oo. Oh. 17 ka nga. Oh. Tapos kuya, itong season na to, itong nagsimula itong season na to, hindi ka sa Davao nag-umpisa. Saan ka nag-umpisa? Nueva Ecija ako. Nueva Ecija, kay na ano? Kay na Jai. Kay Jai. Pero that time nung wala pa sila Jai noon, wala pa nga. Hindi pa kay sino ba yung boss nila? Ay, hindi ko alam yung bagong boss nila. O basta yun yung big time, yung sobrang ganda. Wala pa sila noon kasi lumipat lang sila noon nung may mga trade na. Tama. So bago mag-trade, nandun ako sa Nueva Ecija, ang problema lang kasi bro, walang ya. 2 months walang sweldo. 2 months delay. Sabi ko, ano ba to? Pambira, di ba pa? Tapos masisira lang yung pangalan mo. Alam mo na, di ba? Oo naman. Sabi ko, kaya nagpa-release na lang ako. Pa-release na lang ako, sabi ko. Hindi mo alam na darating si Najay. Hindi ko alam na darating. Pero kung alam mo, malamang nag-stay ka. Oo. Alam, mag-stay na lang. Kasi kaibigan mo na rin yung mga yun eh. Oo. Nalaman ko, late na. Kumbaga, siyempre, may player na rin siya. Ganun ganyan, siyempre. Ako, naghintay pa ako ng mga 1 or 2 months ata bago napunta sa Davao. So, 1 or 2 months, hindi ka muna naglalaro? Hindi. Laro-laro lang, papawis, pero wala akong team. Wala akong team. Paano ka napunta sa Davao? Dumating yung mga deadline ng mga trades. Di ba, may mga trades. Tapos, ayun nga, walang sa trades, walang kumuha sa akin ng team. So, ibigay na ako. Nagkataon yung Davao, kumbaga, kailangan na ng big man. Ang bro kasi si ano lang nandoon si Marquee, kumbaga Marquee. Mayroon naman silang big man kaya lang kailangan pa rin nila ng ano ng big man. So, kinausap ako ng management. Nag-meeting kami doon si Boss Dinkos or Boss Ray Alaw. Kinausap kami. Ayun nga, ganyan. So, okay naman. Tapos, pasalamat rin ako kay Marquee tas kay Bondon Custodio kasi sila rin nag-push eh. Na siyempre, kumbaga sila kasama rin sa mga liga-liga, 'di ba? Mga kumbaga ano din. Sila rin nag-push na, kailangan natin 'yan si Jerwin ganyan kasi makatulong sa team 'yan, veterano, yung ganyan. Hanggang sa ayun nga, naglaro sa Davao. Kumbaga, another blessing kasi nga parang wala na rin akong pag-asa noon eh. Kumbaga, kala ko wala nang kukuha dahil nga tapos na yung deadline ng mga trades. Sabi ko, okay, kumbaga, ano na lang, kumbaga, next season na lang kung meron. Eh, dumating yung Davao, kaya blessed talagang ano din. Di ba, alam mo yung Davao, yung number one standing, ang ganda ng management, palang, di ba? Kaya ano din, salamat din talaga ako. So from there, simula ka na sa Davao, nakailang games ka sa elimination round bago nag-playoffs? Konti na lang. Mga 5 na lang ata. Konti na lang. Ganun na. O konti na lang kasi playoffs na 'yon eh. Oo. Playoffs na 'yon eh. Tapos ito na playoffs tapos nag-pandemic hanggang game 3. Ay hindi pa nag-game 3 tapos nag-pandemic, detenga. Paano ka nagpa-condition nung 1 year? Merong kaming Zoom workout lagi. In fairness sa Davao team, hindi rin kami pinabayaan talaga nung balita pandemic. Balita ako, may sahod kahit ano eh. Bro, talagang kahit pa paano binigyan kami ng sahod. Hindi man buo, meron pa rin. Kasi siyempre, aangal ka pa, meron na, di ba? Tapos, ano lang kami nun, parang 3 times a week, ano lang kami, Zoom workout. Ganun lang, Zoom workout. Ganun, hanggang sa maabot na ng 1 year yung Zoom workout dahil nga tagal ng pandemya. Ganun lang ginagawa natin, pero parang magaling na yung pinakang bayad namin sa ano. Kumbaga. Oo naman. Magre-reklamo ka pa ba? Alakman to ko, di ba? Nung nag-bubble na, ito na, nung medyo nagkagulo sa bubble, di ba? Dahil dun sa Makati, nagka-problema. Sa Basila, nagka-problema. Ano yung ano mo nun? Ikaw, yung mindset mo nun na parang, isa ka sa mga leaders eh. Isa ka sa mga veterano dun eh. Kahit sabihin mo nandun si Kuya Mark, nandun si Kuya Bonbon. Feeling ko ikaw na yung pangatlo eh. Ikaw ba pinakamatanda dun? Uy, wag mo na ilakas. bro, ako na. So, tanda ka ba kay Marky? 1 year. Mas matanda pa ako. So, 40 ka? 40, 39 si Mark. Si Bonbon, parang, 36. Parang hindi naman kayo mga 40 po. So, 40, so ikaw ang pinakamatanda. Ikaw ang pinakabeterano. Hindi, palitan natin. Ikaw ang pinakabeterano. Yeah. Oo. Pero ang hirap din, bro. Kasi, di ba, kahit nasabihin nag-workout ka ng 1 year, iba pa rin yung training. Di ba?
parang bumalik nung ayun nga, 'di ba, biglang sinabi, tutuloy daw ng March, ganyan ganyan. Ayun, nag-training na kami ng February. Ang hirap bro yung unang week, yung unang takbo. Parang lalagnatin na naman, 'di ba? Alam mo naman tayo pag matagal hindi nakalaro, sakit na sa katawan. Talaga maramdaman mo lahat ng sakit ng katawan. Ang hirap bumalik pa kondisyon. Kaya lang siyempre kailangan mong i-push yung sarili mo kasi nga itutuloy daw, 'di ba? Kailangan talagang unang-una kailangan may hangin ka, 'di ba? Unang-una sa problema kailangan hangin, 'di ba? So ang hirap takbo talaga, talagang takbo na ng takbo para lang makondisyon. Ganun nga tinatry kami, gusto rin namin manalo. Kasi nga, yung nangyari nung last year sa Davao, ayaw nilang maulit. Di ba? Alam mo naman yung nangyari sa Tanuan. So, kailangan, kumbaga, maibalik din sa management yung binibigay sa amin. Yun yung mind namin eh. Na kahit magbabol, kahit ano, basta kailangan palit suklian natin yung ginawa sa atin ng management kasi nga hindi tayo pinabayaan the whole year ng pandemic. Yun ang masarap maglaro pag para sa management. Yung walang, kumbaga, talagang buong-buo kayo sa Davao. And I believe naman talaga sa MPBL, Davao tsaka San Juan talagang buong-buo yun. Kaya talagang, lagi, obviously, 2 years ng finals yung Davao, San Juan, di ba? So, Kuya, nung nag-champion finally, de, nakaisa ka na naman. Ano pakiramdam nung naka-champion ka na naman? hindi pa yung ano yung game ko mga mga kaibigan ko s'yempre sinasabi sa akin, oh isa na lang yung isang liga na lang yung ano mo kulang mo feeling nga dahil halos lahat ng liga, 'di ba? Lahat ng liga dito sa Pinas parang nag-champion na. S'yempre gusto ko rin talaga mag-champion unang-una, 'di ba? Pero dumating na yung time na yon, iba eh. 'Di ba? Parang tagal mo na rin hindi naramdaman yung champion sa yung last ko sa ano pa eh, parang kakahiya naman sa nakakahiya naman sa guest natin. Matagal na daw niyang hindi naramdaman yung championship. Iba to eh, 'di ba? Iba yung kasama mong lahat, coaches, mates, iba eh, iba yung s'yempre yung iba first time, talagang tuwa-tuwa eh. Umiiyak, joy. Parang s'yempre sa akin parang masaya ako pero alam niyo ganun yung feeling na mga naramdaman 17. Iba pa rin nag-champion ko sa liga na to, s'yempre. Yung ilang inibigyan ng opportunity para mag-champion dito sa MPBL, di ba? So, papunta pa lang doon, ayaw mo namang i-jinx, ayaw mong batiin, pero nasa likod ng utak mo na, nasa finals ako, kumbaga. Oo, kasi pumunta kami doon talagang yung mindset namin mag-champion. Hindi, pero ikaw, personally, nasa likod ng utak mo na ito na lang yung liga, ito na lang talaga yung liga ang hindi ko na-champion. Oo, din. Ako talaga, yun din yung mindset ko na pag nakuha ko to parang nakuha ko na rin. Diba, alam mo yung ganun, di ba? Lahat, nakuha mo na lahat. Oo. Sa ligang labas, nakailan ka? Madami din. Hindi mo na mabibilang sa ligang labas. Kasi, di ba, nung hindi pa ako sa PBA, kumbaga, di ba, undrafted ako, yun naman yung umuhay sa akin eh, mga ligang labas eh. So nakarami ka rin doon, yun ang hindi mo na mabibilang. Oo, mahirap ng bilangan yun, bro. So tingin mo nasa 30 ka? tingin mo. Hindi, 17 sa totoong liga, tapos tingin mo may mga 13 ka sa ligang labas. Meron. Totoo ka? Sa mga 30 ka, ganun. Oo. Saka, naalala ko, bago ako lasal noon, naglaro pa ako sa ano eh, may champion pa akong isa, yung Nike. Summer League. Ang kasama ko doon, sa Taiwan yun nilaro eh. Parang junior PBL na Nike, ano, kasama ko doon sila, James Yap. Champion James ka rin doon. James Yap, Tadi. Champion kami doon. Ano yun eh, parang di ba may PBL juniors nung araw. PBL then after no nag-select ng mga ano lalaro sa ano sa parang RP Youth ganun RP Youth Nike sa at no so may championship ko pa noon. Hindi na counted ko na-share ko lang na, ano, kasi magkasama daw kami nila ano nila James then so simula nung PUP ka walang isang taon sa buong basketball career mo na wala kang championship. Kahit saan, meron ka lagi. May mga liga naman na ano. May mga ano. So kung hindi ka man magcha-champion sa PBA o sa PBL o sa D-League o sa MPBL, may champion ka sa ligang labas. Pwede, meron. Kasi mga liga din sa tol. Kasi yun yung ano natin eh. Kumbaga yun ang board sa ligang labas eh. So wala. So talagang... Which championship ang favorite mo? Sa 17, meron kang masasagot dyan. Yung championship na talagang hanggang ngayon, ito yung favorite. Yung ano, yung Grand Slam sa PBA. Yung pangatlo? Kasi iba yun eh. Kung baga kasama ka sa Grand Slam, then nagkataon yung Grand Slam is all Filipino. Okay. Then, syempre, yun eh, may ring na ano, na bibigay sa'yo. Tama. Diba? Iba yun, karing ka sa PBA na all Filipino na ano, diba? Syempre, kahit paano, part ka, diba? Makipagmamalaki mo. Hindi ko put eh. So meron ka dyan, may sing-sing ka dyan. Meron ako. Pero itong ano daw yung PBL, magkakaroon daw ng sing-sing eh. Meron kayo, may sing-sing kayo. Meron daw eh. Parang ano, mahal din, 100 ata isa nung sing-sing eh. Mga worth, sabi ni Emmer, mga worth 100 din daw. Sabi ko, okay ah, pwede isang la.
Laki din ako. Kaya lang, hindi rin. Pinasaya ka na ng Davao, isasanla mo pa yung singsi. Brother, may question ako sa'yo. Ito, seryoso. Sa lahat ng naging player ka, Harbor Center, San Mig Coffee, Go for Gold, big time din yun. Big time din ang Go for Gold. Kasi yes, ngayon, Davao. Saan doon yung pinaka matindi bonus? Isang championship lang ha, huwag yung buo. Kasi syempre sa San Mig Coffee, blema yun eh. Sino pinaka mabait magpa-bonus dun sa apat na team na yun? Pwedeng dalawa. Sino? Siyempre, iba, sa akin, sa una, si ano, sa San Mig, SMC Group. Siyempre, PBA yun eh, siyempre. Then, sumunod, Davao. Davao. Mukha masaya ka talaga, kuya. Iba yung sobrang galante ng boss namin. Galante talaga, boys. Iba. Iba. So ano, baka naiyak na naman si Terso doon ha, sa Davao. Lalo nga doon nung ano yung first ano nila, first season nila. Mas lalo pa doon? Oo. Pinatalo eh. Kahit na, pero iba daw doon. Pero iba ngayon, ngayong nanalo, grabe. Okay din ngayon nanalo. Nagkataon lang siguro na nag-pandemic kasi. So medyo nahirapan din. Tama. Nahirapan, diba? Pero iba pa rin. Talagang, oo. Kumbaga considering na pandemic, grabe pa din. Hindi nga kami pinabayaan, yun na lang. Yung sweldo na lang alas 1 year, hindi kami pinabayaan, diba? Tama. Meron, kahit pa paano, nakaraos, diba? Yun na lang eh. Talagang iba na eh. Lalamay mo yung kontrata. Kumbaga tapos na. Pwede naman na kayo pabayaan. Pwede na. Oo, yun eh. Diba? Tsaka sa buong MPBL ata, ilan teams lang ang hindi nagpabaya. Kayo lang ata, tsaka San Juan eh. Yun din, Kaya nagka-problema din yung Makati, saka, diba, yung ano. Uh-huh. So, kumbaga, hindi natin ano yun, sakop yun. Oo, hindi naman natin. Pero kuya, anong next para kay Jerwin Gako? Kasi, yun nga, ano pa bang sunod mong goals? Kasi na-championan mo na lahat eh. Pero ano ka pa? Condition ka pa? Doon sa nakita namin sa bubble, condition ka pa? Tuloy pa? Ayun nga, pag pinapirma pa akong Davao this coming conference, kasi sabi, mayroon pa by June eh. Tama. Bubble pa, lalaro pa ako. Lalaro pa ako. Ilang years pa tingin mo sa feeling mo lang kasi syempre ikaw nakakaramdam ng katawan mo tsaka ng ano mo. Syempre mental din, hindi wag natin kakalimutan yung mental ng pagiging basketball player. Tingin mo ano pa? Mga 5 years pa ganun. Wow. Baka pag sa 5 years nasa UNTV na lang ako. De, pero parang ano eh, parang never ka din nagkaroon ng major injury. O, sa awa ng Diyos. Totoo. Never, no? Sa tagal mo pa basketball? Lalo ngayon, ngayon yung mahirap ma-injured eh. Yung matanda na tayo, malutong na yung buto. Diba? Ang hirap bumalik. Yung parang ganun. So, ingat-ingat ka. Paano mo binago yung lifestyle mo para ngayon na medyo tumatanda ka na? Kunyari, si Kuya Mark, nung nakausap ko si Kuya Mark, talagang disiplinado siya ngayon kasi siyempre sa edad sobra. Niyo. Oo, sobrang disiplinado nun. Di ko makakain ng baboy yun, ang lahat. Na-inspire ka ba? Oh. Na-inspire ka ba sa kanya? Na-inspire naman, kaya hindi ko makain ng baboy eh. Alam niyo yung gano'n, nung nandung kami sa Davao, okay, araw-araw, lechon ba? Hindi siya talaga kumakain? Hindi siya talaga kumakain? Hindi talaga. As in gulay tayo, mga ano lang. Iba rin si Atuy Panalay Mark. Pero yun nga, nag-ano rin ako. Nag-lose din ako ng katawan. More on ako eh. Kumbaga, more on legs pag-workout. More on legs na lang. Siyempre, kailangan makasabay tayo sa mga bata pag-takbo. Ayun nga, siyempre, once naman may practice na, siyempre, may kailangan, makasabay naman tayo sa, ano, makapagpa-condition naman. Ang may tatang naman kasi, yung magpabaya ka. Kasi kahit naman dito sa bahay, kumaga, nag-ano rin ako, nag-home workout din ako. Kumbaga, yun na yung ano ko tarin sa sarili ko eh, sanay na akong gawin. Kumbaga, pag hindi ako nakapag-workout, parang nanghihina ako, alam mo yung ganun. Sanay ako nag-workout talaga. Kasi pag hindi, alam mo, parang mararamdaman ko yung bangga. Kasi siyempre, yung laro ko talagang, diba, sa ilalim naman ako, hindi naman ako yung dadal lang sa screen, tarutamira talaga. Diba, more physical lang sa loob eh. So, nasanay na ako nag-workout. So, yun lang yung ano ko talaga eh. Puhunan ko sarili ko. Work, ano lang. Ganun lang. Tsaka, hanggang kaya, umaga, hanggang may team na may kukuha. Siyempre, ayaw ko naman yung pagsiksikan po yung sarili ko sa mga, di ba? Ayaw ko na, kumaga, hindi na ako aabot ng ganun para lang, di ba, kuhayan ng team. Ayaw ko na ng ganun. Kumaga, hindi ka na din dun sa, para mag-tryout ka pa, talagang papatagal ka pa. Kumbaga, nandun ka na sa state na, kung meron kukuha, meron. Kung wala, okay na lang din. Kumbaga, ano ka. Correct. Kumbaga, ganun na lang yung ano ko ngayon. Kumbaga, yumaman ka na dyan sa pakikipagbanggaan mo, kuya. Yun din yung isa. Kung hindi man yumaman, kumbaga, nakaipon din kahit paano, siyempre, kailangan maging may mga anak din tayo, may mga pinapaaral din tayo, kailangan natin yun eh. Kumbaga, lahat naman ng napundar ko dahil sa basketball eh. Diba? Finally lang, last lang.
Dahil sa lahat ng naipon mo sa lahat ng championship mo, ano na ang nagagawa mo outside of basketball? Meron ka na bang mga business, ganun? Meron ka nang mga investment, ganun? O meron naman, nakabili naman ako ng may apartment ako. Nakapagpaya tayo apartment, may mga lupa, di ba? May condo, may kondong pinapaupahan. So sinigurado mo din, sinigurado mo din meron ka. Tama. Oo, meron din, kumbaga meron din ano, kahit pa paano, di ba? Mahirap din kumbaga, yun nga, sinabi ko sa'yo, may mga anak tayo pinapaaral, di ba? Kailangan, kumbaga, yung kailangan nila, maibigay din natin kahit pa paano. Hindi naman yung luho, pero, di ba, yung kailangan ng mga bata. Hindi, tsaka, kuya, minsan nahihirapan ng mga bata dyan, lalo na pag mga player na medyo, syempre, daming bonus, nakakalimutan nilang tingnan yung future nila. So, ano din, kumbaga, alam kung marami ka na ipon, pero maganda na talagang sinigurado mo na yung future mo, nakaset na. Diba? No, saka hindi, 'di ba? Kumbaga natuturo rin tayo sa mga sa ibang players eh, 'di ba? Dati yung mga ibang dating PBA players, 'di ba? Kumbaga kala yung mga iba hindi alam kung saan dadal yung pera, alam talaga ng ano rin eh. So matututo rin. Meron talaga mga PBA players ngayon na ang gagaling. Yan, sina Kuya Ryan Aranya, talagang alam saan lalagay yung mga pera nila eh. Yeah, tunong yan. Saka hindi, kumbaga, ganun yung ano eh, pag galing ka kumbaga sa wala, sa hirap, alam mo yung value ng pera. Tama. Alam mo yung value ng pera, hindi habang buhay na kumbaga, nandiyan ka. Galing, galing, galing. Kuya! Bigyan kita ng oras para magpasalamat sa lahat ng Gaconatics mo. Yung mga talaga na sumuporta sa'yo. Hanggang ngayon, grabe. Grabe, alam ko, alam mong nag-viral ka nung nag-champion ka na naman sa SBPL. Oo nga, cobra. Oo, dahil sa akin. Kaya sa po nang sumusuporta sa akin hanggang ngayon na hindi po kayo nakakalimot kahit na nasan ako naglalaro. Thank you sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi. God bless. Stay safe. Mag-ingat po kayo. Ganun din, papasalamat din po ako sa Davao Occidental Tigers. Sa lahat po ng bumubo, sa management, sa coaches, sa mga teammate ko, thank you at nabigyan niyo ako ng championship. Siyempre, sa lahat ng kakilala ko, thank you sa lahat. Sa lahat ng basketball players, para ingat kayo lagi. Mag-save kayo, mag-ipon kayo habang nandiyan kayo para pagdating ng araw, di ba? Meron tayong ano, may pundar. Ayun lang. Thank you sa lahat. Ganda ng kwento mo. Kung nagkakampi pala tayo, baka nakatikim ako ng championship. Eh, sabi ko, pagdidikit lang ay sa'yo, sisikat kayo. Gusto ko malaman kung ano mas malakas eh. Yung balat ko, yung swerte mo eh. Hindi ko alam kung ano mas malakas eh. De, pero, ano, excited ako para sa'yo. I'm sure, 99.9% na ipipirma ko ulit ng Davao. Pag hindi ka pinirma ng Davao ulit, hindi ko alam bakit. Pero sigurado ko, kumbaga yung ano mo din, yung nadadala mo si team, iba pa din talaga. Yung leadership mo, yung pagka-veterano mo. Tsaka syempre yung positivity na rin, yung good vibes na nadadala mo sa team. Totoo yun. Excited ako para sa'yo, kuya. Ulit, salamat sa oras mo. Congratulations again. 17-time. 17-time Philippine basketball champion. Salamat, kuya. Ingat ka, ha. Brother Mike, thank you, ha. Congrats ulit, kuya. Thank you.